So mga boys, what's up? Welcome again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So matagal tayo din nakapag-upload kasi medyo naging busy tayo ng mga nakaraang araw. So ngayon meron lang akong ulit sa inyo ibibigay na basic tips about sa ating TMX125 at sa ibang, kahit sa ibang motor, pwede ito, applicable to, no? So pag-usapan natin mga boys, yung laging tinatanong sa akin, yung ilang turns yung kailangan sa ating carburetor sa mga carb type. And then pa natin makukuha yung magandang sunog ng spark plug. So ngayon papakita ko sa inyo itong spark plug ng aking motor. So yun tayo magbabase kung tayo ay mag-a-adjust or hindi. So bago tayo magsimula mga boys, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and then hit nyo notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video kagaya nito. Let's go! So yun mga kasyon, ating unang gagawin, syempre panggawin yung spark plug cap. And then bago nyo po kalasin yung ating spark plug mga kasyon, tips lang, nilisin nyo muna yung surface nya. Anginan nyo yung paligid ng spark plug kasi yan ang standard. Possible, pag ginalas nyo yung spark plug, yung mga alikabok na batong maliliit, pag tanggal nyo yung spark plug, possibly yan pumasok dun sa ating combustion chamber. So mahalaga yan, tanggalin nyo muna yung dumi sa gilid. And then, sukat po ng ating pangkalas ng spark plug is 18mm. So wala tayong 18mm, 19mm ang ating idadali. Alright. So kalasin natin and then tingnan natin yung ating spark plug widi, yung sunog niya, kung anong itsura. So na nakaraan vlog, 2 turns yung ginawa nating idle or screw opening sa ating carburetor. Tapos hindi na tayo nag-adjust kasi okay na yung minor at saka yung pag-revolution niya. So ngayon tingnan natin yung sunog ng spark plug ni Guedes. Okay. So ito na po yung sunog ngayon. So siya medyo may puti, tapos yung gilid niya is may sunog na itim. So ibig sabihin rich mixture yung kay Kuya Jess na spark plug. So focus natin yan. Tayo ng flashlight. So mga boys, ito na po yung spark plug ng motor ni Kuya Jess. So ito po yung ating kinalas kanina. So dito na po tayo, papasok dun sa adjust. Kung tatanong sa akin, ano ba yung tamang pihit ng idle air screw sa ating carburetor. So hindi ko po agad masagot yan mga boys. Depende po yan sa kondisyon ng inyong motor. So ano po yung ibig kong sabihin? Ito po muna sa aking motor. So nung nakaraang video natin, nagtuno tayo ng carburetor, naglinis ako ng carburetor. Hindi ko pa siya nabubuhay, naglagay lang ako sa kanya ng 2 turns. So ito na po yung outcome ng ating spark plug reading natin. So kung mapapansin nyo, yung tabi niya, ito, medyo sunog. Tapos yung sa may electrode niya, medyo brownish, makalakalawang. And then ito naman sa niya, sa mismo nagpapasa nung sa kuryente, ito sa ground niya. So ito naman yung sa ground niya mga boys. Ganoon din, halos parehas lang yung kulay nito tsaka nung sa may center electrode niya. So pag ganyan mga boys, average na to. Pwede na po yan. So hindi siya masyadong matakaw sa gas and then hindi rin sobra yung sa hangin. So yun sa inyo mga boys. Kapag hahabulin nyo po yung kulay ng ating spark plug, so gusto nyo makuha yung parang nagkakalakalawang, so kailangan po condition po yung motor natin. So kailangan malilis pong air filter. Pagkasibarado ng air filter, syempre yung daloy ng hangin nababawasan or nasasakal. Maganda po yung bulb clearance, maganda po yung bigay ng kuryente, and then maganda yung flow ng gasolina. So yun po yung mga dapat nyong tandaan para makuha nyo yung maganda nating
sunog ng spark plug. So kung ganito naman yung kulay ng spark plug nyo, kagaya nung kay Guedes, ayos na po yun sa motor. Kasi as long po na magandang minor, hindi siya namamaliya, madaling buhayin. So, goods pa yung hindi nyo na po kailangan mag-adjust po sa carburetor natin. Yung timtan lang hangin at saka nung gasolina. Kasi pag hahabulin nyo po nang hahabulin yung ating medyo nagkakalakalabang yung optimum na sunog niya, yung talaga magandang sunog, mahihirapan po tayo. Kasi yung po mga motor natin, hindi po siya pare-parehas ng driving habit. Meron po mga paahon, meron po mga patagal lang yung dinadaanan. Kumbaga, hindi naman masyado hirap yung motor. So doon po tayo makakapag-adjust ng ating air and fuel mixture. So doon nakaraan lang natin 2 turns. So ito po yun sa akin. Kasi goods po yung air filter ko, maganda yung compression, yung valve clearance, and then maganda po yung daloy ng gasolina at ng kuryente. So sa mga nagtatanong po, standard po natin is 1 and 3 port. Eye screw opening. So pwedeng 1 and 3 port, pwedeng 2 turns. Depende po yan sa condition ng motor ninyo. So as long, pag naman po ng ano natin, spark plug natin is puting-puti, talagang ano siya, yun yung lean mixture. So yun po yung mga mabilis pong mag-init yung makina. So ibig sabihin, halos konti lang po yung gasolina ang pumapasok. And then, mas lamang po yung hangin sa ratio po ng air and fuel. So doon po tayo mag-a-adjust. And then, pag naman sobrang basang-basa, itim na itim. So yun po naman is rich mixture. Mas madami pong gasolina yung pumapasok sa ating combustion chamber. So doon, pwede rin tayo mag-adjust, no? So ngayon po, pinakita ko lang sa inyo yung sunog ng spark plug natin. 2 turns po, sakto. Maganda po yung sunog niya. So, dahil dyan, hindi na po natin siya gagalawin. So, ilan mga guys. Thank you. God bless sa inyo lahat.